Alam mo ang tama't mali. Simple lang naman ang problema dyan eh. Isuko ninyo si Pastor Kibuloy. Tapos ang usapan. Di ba? Ngayon, i-explain nyo, Mayor, bakit sinasabi ni General Torre na tinuduktor ang mga police blatter dyan? Ha? Anong dahilan kaya, Mayor Baste? Para lang ba mapanatili, mapagtakpan, at masabing safe city ang Davao City? Ah, yan, sa Senate hearing. Kulang na lang diktikin sa senator pa to eh. Kulang na lang diktahan nyo. Ayan na. Kanina po nagkaroon ng Senate hearing dyan sa Senado. Okay? Doon po sa nangyaring Senate hearing, sandali, na ito. Doon sa Senate hearing kanina, sa Senate, napanood ko naman, starting to beginning hanggang sa itinapos ko po ang panonood sa hearing na ginanap kanina. Unang-una, ang sinasabi po kanina ng mga resources person sa Senado na mga taga-suporta ni Pastor Apollo Kibuloy, simbahan daw ang kanilang lugar. Eskwelahan daw ang kanilang lugar. Di ba? Na kung ano-anong mga pautot, kung ano-anong kaeklabuhan, ano-anong kaektusan. Unang-una, may Diyos pala kayong pinaniniwalaan. Pero sa takbo ng hearing kanina, ano ang ipinapakita ninyo? Puot at galit. Puot at galit ang ipinapakita nyo kanina sa hearing sa Senado. Yan ba ang sinasabi ninyong maka-Diyos? Yan ba ang sinasabi ninyong aral ng ating Panginoon Hesus Kristo? Na ipinapakita ninyo ang puot at galit at ang kulang na lang mangyari, magsabi kayo ng putang ina sa hearing na yan? Yung magmumurahan na roon? Una-una, kanina, pinapanood ko yon. Ako, kilala ko personal si Senator Bato de la Rosa. How many times yun ang nakakausap yan personal? Hindi ko alam bakit nagiging ganun ang takbo. Diba? Alam ko si Senator Bato, maka-pro-PNP yan. Solid supporter yan ng PNP. Dahil dyan siya nagsimula. Dyan siya galing. Pero ngayon, ewan ko kung ano na nangyayari kay Senator Bato. Pero ganun pa man, kanina, ang pinagpapatutsadahan nila yung kasalukuyang regional director. Kung hindi ako nagkakamali, Region 11, ang Davao ba nasasakupan ng Region 11? Region 12 or 11 o something, kung anong region yan, o Davao region. Ngayon, si General Torre naman, ilang beses ko na nang na-meet in person yan. Ilang beses ko nang nakaharap. Ilang beses ko na rin nakausap yan sa Kamkaringal nung siya ang district director ng Quezon City Police District. Napakahinahon ng taong yan. Napakahinahon. Pero, nung napanood ko ka nung isang araw ang video na kung saan sinasabi ni Mayor Baste ng Davao na gustatang sasampalin niya si General Torre. Alam nyo guys, nung napanood ko yun, nakakapanlomo. Oo. Nakakapanlomo. Dahil sa pinalitan ni General Torre ang mga pulis, Davao. Dahil nirelieve niya ang mga hepe, station commander doon. Sa aking pananaw, si General Torre, kung makikilala niyo personal, kung magkakaroon kayo ng pagkakataon na makausap yung mama, straight to the point yan, makipag-usap. Straight to the point, makipag-usap si General Torre. Kita nyo, kung ano-anong pinagbubunga nga sa kanya ni Mayor Baste. May narinig ba tayo kay General Torre na nagsalita siya ng negative kay Mayor Baste? Wala! Ni hindi siya nireplyan ni General Torre. Di ba? Ako'y naniniwala
si General Torib, nagsimula niya sa mababang ranggo. Wala pang Baste Duterte, naglilingkod na sa bayan si General Torre. At mas meron pagpapahalaga ang isang general na Torre. Ikumpara mo kay Baste Duterte. Bilhin niyo na lang guys, sa Quezon City, nung siya ang district director ng QCPD, nung panahon niya, napakababa ng crime dyan sa Quezon City. Dahil ang kanyang utos, sa loob ng 3 minuto, dapat mag-response ang kapulisan ng QCPD. Nagawa niya yan. Tapos sasabihin ni Mayor Baste, hindi kayang gawin ni Torre sa Davao City. Hindi magagawa ni General Torre yan kung uobligahin mo mga pulis Davao na huwag sumunod. Ang kinakasama siguro ni Mayor Baste kay General Torre, simple lang ang kinakasama ng loob niyan eh. Hindi siya sinabihan ni General Torre na papalitan ko lahat ng mga pulis dyan. Dahil may nakita si General Torre. Ngayon, ang the best dito, ipaliwanag ni Mayor Baste, bakit yung mga pulis Davao, hindi ko naman nila lahat po ah. Hindi ko po nila lahat yung pulis Davao. Base po ito sa napanood ko sa TV Patrol, sa interview kay General Torre, na mismong nagsalita si General Torre na dinuduktor ang mga police blatter dyan sa Davao at hindi pinapalutang. Malaking insulto ito sa pamumuno ni Mayor Duterte, ni Mayor Baste Duterte, at sa dating Pangulo na siyang naging matagal na naging mayor dyan. E kaya pala sinasabi niyong safe city. Safe city daw ang Davao. Pero dinuduktor, hindi inuulat yung totoong nangyayaring crime dyan. Eh talaga palang magiging safe kasi hindi binabalita. At ito hindi fake news. Mismong general ang nagsabi. Diba? Tapos ihiyain nyo. Babantaan ng isang mayor, sasampalin mo ang si General Torre na ginagampanan lamang niya ang trabaho niya bilang isang pulis, bilang regional director. Tapos magbabanta kayo sa mama. Ito na lang kanina sa Senate investigation, sa peace and order, nanunood ako ng maintim. Sabi ko, napaka-relax ni Chief PNP, napaka-cool ni General Torre. Pero itong mga taga-simbahan ni Pastor Kibuloy, kulang na lang saksakin niyo yung mga general doon kanina. Kulang na lang pagbabatuhin ninyo. Tapos sasabi niyo, human right? Putang ina niyo naman oh. Anong human right na sinasabi ninyo nung panahon ni Duterte? Ha? Kinikilala ba natin ang mga human right? Hindi natin kinilala ang human right ah. Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, binabastos natin ang human right. Yung mga na sinasabing mapatay sa drug encuentro, na halos nagsasalita ang mga human right advocate, pinakinggan ba yun? Hindi nyo pinakinggan. Tapos ngayon, human right kayo? Human right, human right? Putang ina naman oh! Nag-uululan tayo rito. Ha? Nag-uungguyan tayo rito. Pag ang pulis na sangkot sa hindi maganda, isang pulis lang, tuwan-tuwa ang mga ulol. Kung ano-anong batikos ang ginagawa nyo sa kapulisan, pambababoy, halos lahat ng kapulisan nilalahat ninyo. Ha? Ako sinasabi ko nga, maraming pulis na matitino. Dinadami nyo lahat ng kapulisan. Aminado tayo, hindi perfectong hanay ng PNP. May mga pulis dyan na talagang hindi naiiwasan na may gumagawa ng katiwalian. Pero, huwag natin tatanggalin sa sarili natin na mas maraming pulis ang gumagawa ng kanilang tungkulin at tumutupad sa kanilang sinumpaan sa laysay at kanilang inaalay ang buhay. Tapos lalahatin ng iba. Tapos kanina yung sabi pa nung isang babae na wala nang respeto ko sa pulis. Putang ina mo ko, may respeto ka! Kahit hindi ka naman respeto sa pulis, bakit kawalan ka ba sa PNP? Ha? Alam mo, inang, mawalang galang na sa inyo. Ha? Mawalang galang na sa inyo kung may kinukang kinatandaan
Ha? Alam mo ang tama't mali. Simple lang naman ang problema dyan eh. Isuko ninyo si Pastor Kibuloy. Tapos ang usapan. Mandato yan ng kapulisan na kung saan binabaan ng korte na arestuhin, hanapin. Tinutupad ng kapulisan ang kanilang trabaho dahil may wara dumares si Pastor Apolo Kibuloy. Pinananggalan nyo kasi ng mga miyembro nyo. Ginagamit nyo ang mga miyembro ninyo. Yun ang problema eh. Diba? Nagtatago kayo sa mga miyembro na nabulag. Yan ang problema sa inyo. Hmm? O, ito na lang. May galit na galit sa akin sa grupo ninyo. Pinagbabantaan ako kasi kakasuhan. O, diba? Nanggigigil kayo sa akin. O, bakit nagtatanong pa kayo? Diba? Diyos ko. Nag-uulo lang tayo. Ginagamit nyo ang samahan ninyo, si sekta ninyo. Tanda ninyo, Mike, nasa korte ang kaso. Pang-re-rape. Ha? Panggagahasa, pangahalay. Yan ba ang alagad ng Diyos? Ha? Yan ba ang sugo ng Diyos ninyo na sinasabi nyong maka-Diyos? Putang ina. Doon lang alam ko sa hearing nyo kanina. Ha? Sa Senate hearing. Kulang na lang dikdikin niyo si Senator Bato eh. Kulang na lang diktahan niyo. Ano sinabi kanya ni Senator Bato? August 13 ang next hearing. Oh, anong sagot ng isang babae? Hindi ba pwede bukas? Oh, di ba? Gusto niyo pangunahan yung committee chairman. Oh. Yung isa buti nga sumunod yung isa sagot ng isa. Ah, pwede tayo sa 20? 20 ganito. Oh, di kayo pa rin ang nasunod. Oh, kayo pa rin ang nasunod dyan eh, sa hearing eh. 13 ang gusto nung committee chairman. Gusto niyo bukas, yan ano. Para saan ba ang investigasyon na yan? Ha? Alam niyo pala na may ebidensya kayo sa sinasabi niyo daba sa mga pulis Davao. Kay General Torre, bakit hindi niyo dalhin sa korte? Bakit kailangan niyo mag-ingay dyan? Ha? Hindi trabaho ng Senado yan. May mga abogado naman kayo, bakit hindi nyo ipail ang kaso? I think naman, willing, umarap niya sila General Torrey kung may pagkakamali sila, nakita ninyo. May iyas. May napol ko, ba't hindi kayo mag-file lang complaint niya ron? Bakit sa Senado nyo gusto itakbo yan? Para kumuha ng simpatya? Para gumawa ng mga takfi-takfing video na magpapalabas sa api-api kayo? Para sabihin na, inapi kayo ng gobyernong ito? Ha? Yung pambababoy nyo kay Pangulong Marcos na hindi nyo matanggap dahil hindi nyo madiktahan. Lahat na lang ng issue pinagbato ninyo. Oh. Tapos ngayon, general naman. Kayo ang nagbibigay para magalit sa inyong gobyerno. Kayo ang nagpupursyot akong ano ng mga ginagawa ninyo. Ang pinakadabes, kung may bayag yung pastor ninyo, huwag siyang magtago. Harapin niya ang kaso. Simple. Tapos. Ganun lang kadali. Ako na ako naniniwala eh, na yung mga abogadong marap kanina sa Senado, walang kontak kay Pastor Kibuloy. Putang inang yan. Tangat bobo lang ang maniniwala na walang kontak ang mga yan na hindi nakakakontak kay pastor. Abogado kayo? Hindi nga kayo nakakontak. Eh, wala pala kayong silbi. Ibig sabihin niyo, hindi kayo pinagkakatiwala ng pastor ninyo. Hmm. Diba sinabi nga kanina, Senator Bato? Pasukuin niyo, palutangin ninyo ang katwiran ninyo. Wala po kaming kontak. Hindi namin makontak. Takantaong tanga, mangmang, bobo, maniniwala sa ganyang palusot. Ha? Hindi kayo ilalagay niya na pagkakatiwala kayo ni Kibuloy na wala kayong communication. Tigilan niyo nga kami. Ha? Tapos kanina, sasabihin niyo, human right, human right. Eh, nung panahon ni Pangulong Duterte, halos ang human right. Kulang na lang, pukpukin natin ang ulo ng mga yan eh.
kulang na lang pagpapatayin natin ang human right tong araw. Di ba? Ngayon, sasabihin nyo, human right? Isang putang ina ninyo. Ha? Kailan pa kayo natuto magpatulong sa human right? Ha? Hmm? Yung nangyari sa IBI, ito to, balikan natin, ha? Balikan natin to. Ha, sa mga taga-sunod ni Kimboloy, yung nangyari sa IBI-CBN, di ba, tontuwa kayo? Di ba? Ngayon, nung kayo tinanggalan ng prangkisa, anong palabas ninyo? Sinisikin ang malayang pamamahayag. Diyos ko naman, yan din ang sigaw dati sa atin noon, nung mga kabila, nung panahon ni Tikong. Anong ginawa natin? Tinatawanan natin. Ngayon, nararanasan nyo rin ngayon yung pinaranas natin dati doon sa kabila ng mga kalaban ng panahon ni Digong. Tapos sasabihin nyo, human right, putang ina ninyo, nag-uungguyan tayo rito, mga gago. Ha? Kung ang Diyos sa mga sandaling ito, ha? Baka pinagtatadyakan kayo kanina sa hearing. Kung ang Diyos nasa baba, nasa lupa ngayon, baka pinagsisipa kayo ni Kristo. Sasabihin ni Kristo nyo, mga putang ina ninyo, ginagamit nyo pangalan ko. Ha? Ginagamit nyo sa kaululan nyo. Yung pinuno ninyo, manyak, malibog, o nasa korte yan. Ha? Tama yung sinabi kanina ng abogado ni Pastor Apollo Kibuloy. Eh. Tama yung sinabi niya, hindi pa umuusad. Paano uusad ang kaso? Eh, nagtatago nga yung pastor nyo. Ha? Nagtatago. Palutangin nyo. Di uusad ang kaso. Kayo naman, nag-uungguyan tayo. Inuunol nyo ang tao eh. Kumukuha kayo ng simpati eh. Ha? Tapos ngayon, may lakas ng loob kayo na maghingi ng patulong sa human right? Nasabihin nyo, human right? Tapos ngayon, napahiya si Mayor Baste. Ha? Dahil sa sinabi ni General Torre na dinodoktor ang mga police blatter dyan sa Davao ng manginan-nginan mga police na tiwali sa Davao. Oh, hindi ako nagkasabi niyan. Si General Torre, mismong regional director ng PNP dyan. Hindi ba? Nakaka-insulto yun. Ngayon, gusto natin malaman, totoo bang safe city ang Davao? Itong dapat gawin dapat dyan eh. Eribat ni Mayor Baste. Ribatan dapat ni Mayor Baste Duterte yan. Yung sinabi ni General Torre na dinodoktor ng manginan-ngilan pulis. At alam mo Mayor Baste, ito po mawalang galang sa iyo ha. Hindi trabaho ni General Torre na magbigay sa iyo ng impormasyon na tatanggalin niya ang mga kapulisan na nandiyan dyan. Hindi trabaho ni General Torre na magpaalam sa iyo kung babaklasin niya ang mga kapulisan. Ha? Bilang regional director, meron siyang kapangyarihan na palitan kung sino man ang gusto niyang palitan. Ha? Naalala mo ba Mayor Baste? Yung ginawa dati ni dating Pangulong Duterte na tatay mo, tinanggalan ng mga mayor ng police power. Ha? Naalala mo yun? Yung mga drug lord kuno, yung mga politikong nadawit daw di umano sa narkolis. Naalala mo yun, Mayor Baste? Naalala niyo yun? Yung mga pinangalanan ng mga mayor? Ha? Na hindi naman napatunayan sa korte. Puro allegation ang ginawa ng tatay mo. Na puro kahiyahiyaan ang ginawa ng tatay mo. Na pinangalanan daw kuno sa mga drug. Ni isa dun walang nahatulan. Lahat yun tinanggalan ng police power. Maswerte nga kayo, Mayor. Kahit anong bungang ang ginagawa mo sa administrasyon ngayon, kahit anong panlalait mo, nakatikim ka ba sa gobyernong ito na tinanggalan ka ng police power? Hindi. Kasi, yung kasalukuyang gobyerno ni Pangulong Marcos, hindi uso sa kanya yung gagaya ng style ng tatay mo, nagtatrabaho ng maayos ang gobyerno. Pero kung ang gobyerno ngayon ni Pangulong Marcos
ay magiging sunod-sunuran sa tatay mo. Magiging puppet sa tatay mo. I think hindi kayo magkakaganyan na mag-iingay atungal-atungal. Kaya kayo nagkakaatungal ng ganyan laban sa gobyernong ito kasi hindi nyo madiktahan. Hindi nyo masulsulan. Di ba? Ngayon, i-explain nyo, Mayor, bakit sinasabi ni General Torre na dinodoktor ang mga police blatter dyan? Ha? Anong dahilan kaya, Mayor Baste? Para lang ba mabanatili? Mapagtakpan? At masabing safe city? Ang Davao City? Yan pong malaking issue dyan sa Davao. Yung sinasabi ni General Torre. Malaking issue po yan. Malaking issue sa totoo lang mga kababayan. Malaking issue po yung sinabi ni General Torre na dinodoktor ng mga ibang tiwalim pulis sa Davao para lang masabi na walang crime sa Davao. Para lang masabi na mababa ang crime sa Davao. Diba? Ang nakakagulat yan, General! Brigadier General at Regional Director pa mismo ang nagsalita. Diba? Nakakahiya yun. Ha? Nakakahiya. Sampal sa mga Duterte yun. Mga kaibigan, sampal sa mga general yun. Sa mga Duterte. Yung binitawan statement ni General Torre, sampal yun. Sa mga Duterte, mga kaibigan. Biruin mo, isang general, nakita, nabuking niya. Samantalang ilang opisyal na dumaan na dyan, hindi yan inilulutang. Kaya na, blessing in disguise, nandiyan napunta si General Torre sa region na yan. Hmm? Kaya ako dyan sa mama, isasama ko yan sa mga dalangin ko na maging ligtas. Na magawa niya, may mission dyan yan, si General Torre. May magagawa siyang malaki dyan para sa ikabubuti ng mga taga-Davao. Kaya, alam niyo sa mga taga-Davao na hindi magawang magsalita, hindi magawang mag-ingay. Naiintindihan namin kayo. Tulungan nyo ang kapulisan ng Davao. Tulungan nyo ang liderato dyan at ang bagong regional director. Hindi po magtatagumpay ang PNP. Lalong-lalo na si General Torre kung wala pong cooperation ng mga simpleng mamamayan po dyan. Napakabuting tao niyan. Madaling kausap po yan. Napakabuting tao niyan. Kaya doon sa mga supporter ni Kibuloy, nakakaawa kayo, tumanda na kayo. Hmm? Pero, lumalabas na mga mangmang. Nakakahiya. Nakakahiya, mga kaibigan. Ha? Para kayong mga bata, ha? Ginagamit nyo pa yung mga estudyante-estudyante? Ha? Na kunwari, warson-warson? Kayo ang may gawa niyan. Huwag nyong ipagsanggalan yung mga kabataan na nag-aaral sa inyo. Ha? Huwag nyong gamitin ng mga kabataan na yan. Ha? Maawa kayo sa mga kabataan na mga inuulol ninyo. Mga alam nyo, sa totoo lang, minsan mas totoo pa yung sinasabi nitong mga hindi nakapag-aral kaysa po dun sa mga titulado, mga professional. Mahalata naman ninyo eh. Kasi alam nyo, sa totoo lang, eto si Kuya Ninyo Barsaga. Hindi naman niya kinakaila, hindi naman niya tinatanggi na hindi siya nakapag-aral. Pero, mas totoo pa, mas akma pa sa usapan at mas nabibigyan niya ng totoong opinion yung nararapat, tama, angkop na opinion sa issue. Itong mga kanyang mga salita na ito, sa totoo lang, tapos na usapan eh, di ba? Pag sinuko si, si Kibulok, pag sumuko o isinuko, tapos ang usapan. Wala nang dapat pang paghiringan sa Senado. Wala nang dapat pa na yung na usapan, di ba? Matagal na dapat walang issue eh. Matagal na dapat walang problema eh. Kaya lang nga po,
diba? Eh ayaw nga sumuko eh. Ito na, itong nangyayari sa Senado na ito, ano na lang to, tactics na lang to para ma-divert ang issue, ha, sa ibang tao at hindi kay Kibulok. Diba? Yun lang naman talaga totoo dito. Wala namang iba nang tayong napapansin diyan. Talagang gusto na lang nila na etong si Kibulok hindi po talaga pasukuin. Kulang na lang talaga sabihin nila na huwag nang sumuko si Kibulok. Kulang na lang talaga sabihin nila na huwag nang ano yan, huwag nang hulihin. Sabi nga ni Robin Padilla, 'di ba? Bayani daw 'yan eh. Bayani daw nakipaglaban sa NPA, bakit daw ginigipit? Bakit daw ginaganoon, 'di ba? Dito po, nakikita natin, talagang ginagamit po ng mga eto, ginagamit nitong mga ano ni Kibulok, mga kakampi ni Kibulok, ang resources ng gobyerno para po mapagtakpan ang issue. Yun lang naman talaga pinaka-issue eh. Ayaw sumuko ni Kibulok. Tama yung sabi ni Kuya Ninyo. Kung isusuko si Kibulok, tapos ang usapan. Sinabi rin yan ni DILG Secretary. Diba? Sinabi rin yan ni General Tore. Diba? Pero alam niyo po, parang napakahirap pong ano, napakahirap pong umintindi itong mga taga KOJC. Parang napakahirap nila na tanggapin yung katotohanan na yung pinagkakapitagan nilang pastor ngayon ay pugante at pinaghahanapan ng batas. Diba? Parang hindi nila ano to, hindi nila tumatanggap, pero yun ang katotohanan eh. Yun ang talaga nangyayari, yun ang realidad ng buhay na ngayon ni Pastor Kibulok. Diba? Kung hindi niya sana ginawa yun kay Amanda, kung hindi niya ginawa yung pagmamaltrato sa mga kabataan, edi sana wala siyang problema ngayon. Diba? Ano to eh? Eh, yun lang po talaga ang dapat gawin eh. Tanggapin ang katotohanan. Tanggapin mo na ikay may kasalanan, katulad nga nung sabi nung isang taga KOJC, o maano naman daw, masunurin naman daw sa batas si pastor at ito naman daw ay law-abiding citizen, puro daw kabutihan at pagmamahal ang tinuturo sa kanila. O yun naman pala eh. Di ba kabutihan yun yung sumuko ka sa batas at harapin mo ang mga kaso mo? Isang pagtanggap lang sa katotohanan ang tatapos sa lahat ng issue na ito. Isang pagtanggap lang sa katotohanan na tapos na ang mga maliligayang araw ni Kibulok at kailangan niya nang humarap sa lahat ng kanyang mga kaso, pati sa pagdinig sa Senado at sa Kongreso. Tapos na yun. Matatapos talaga. Walang, as in, talagang tapos na tapos ang usapan. Tapos ang problema ng KOJC. Wala nang magpapatrol yung pulis doon, mga drone, mga helicopter. Wala nang silang magiging pangamba na pwede silang i-raid ulit at maghain ng warrant of arrest ang mga kapulisan diyan sa Davao City. Isa lang, pagsuko lang nitong si Kibulok, tapos na ang lahat ng problema na to. Hindi na natin siguro makikita ang PNP na mag-checkpoint doon sa may KOJC. Siguro mag-checkpoint man. Baka kapag meron na lang mga event o kapag meron na lang nangyari. Diba? Yun eh. Yun yung isang dapat lang talagang tanggapin itong mga taga-KOJC. Hindi ang kapulisan ang gumagawa ng kabuisitan sa buhay nila ngayon. Si Kibulok ang dahilan ng lahat ng problema nila ngayon. Diba? Kita nyo, SMNI. Gamit na gamit sa propaganda.
gamit na gamit sa pagpapabagsak sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ano ba kasalanan ni PBBM dito? Diba, yung Attorney Torion, diba, talagang grabe siya makipaglaban, talagang kumbastusin niya si DILG Secretary, diba, ganun-ganun na lang. Pero diba, ano nangyari? Nasoplak. Yung reward, legal. Walang problema sa may magbibigay ng reward. Tumutulong nga ang taong bayan eh, diba, para mahuli ang isang puganteng pinagahanap ng batas. Nagmamagandang loob na nga eh, di ba? May nagmamagandang loob, merong kumbaga parang sinasakripisyo nila yung kanilang pera na dapat gastusin nila sa ibang bagay. Pero, kanila pong ibibigay sa kung sino ang makakapagturo sa pinagtataguan ni Kibulok at magiging sanhi ng kanyang pagkakahuli. Kino-question nila, puro labag sa batas. Diba, hindi nyo napansin yun? Lahat ng nandoon sa Senate hearing ng mga taga-KOJC, lagi nilang sinasabi, labag sa batas, labag sa batas to. Etong ginawa ni ganito, labag sa batas. Ha? Ayon sa, ano, sa Republic Act, ganito ganire, labag yan. Pero hindi nila naisip yung ginagawa ni Kibulok na pagtatago. Yun ang pinakalabag talaga sa ating batas. Diba? Warrant of arrest na nga eh. Parang ayaw pa nilang pagganahin doon sa loob ng KOJC. Warrant of arrest na, parang hindi pa pwedeng hulihin dahil nandoon sa loob ng KOJC. Parang alam niyo yung inihiwalay yung KOJC sa Pilipinas. Parang hindi sila pwedeng sakupin ng batas dahil meron silang sariling batas dyan. Sino ang kanilang batas? Si Kibulok. Diba kaya po ganyan katapang itong mga tao na ito? Bakit? Kasi meron sa kanilang nasa likuran. Vice Presidente, Senador, Congressman, Mayor, nasa likuran nila. Kaya po ganyan sila katapang. Yun po ang malungkot na parte talaga nitong ating sinusundan na kwento ni Kibulok. Hanggat may sumusuporta po dyan politiko, hanggat may pumuprotekta po dyan na mga nasa loob ng gobyerno, wala po. Wala po mangyayari. Mauulit at mauulit lang to. Makikita at makikita lang din natin palagi, paulit-ulit ang senaryo na ito. Na yung mga makapangyarihan, mga mayaman, maraming pera, nakakalusot sa batas. At yung mga mahihirap, yun ang walang magawa. Kahit na walang kasalanan, nakukulong. Diba? So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Salamat sa video ni Kuya Nino Barsaga. Ingat po kayong lahat. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Mua mua, chup chup. Love you, love you. God bless us all. Pilipinas. God first.